Hi everyone! Welcome back to my channel. For today's video, isa na naman itong unboxing, pero hindi ito unboxing ng aking gamit, kundi unboxing ng cat litter ng aking mga alaga. Galing ito sa Shopee nung isang araw pa, and ngayon ko lang siya mabuksan kasi mag-i-empty na rin yung kanilang nakalagay sa lagayan na litter, so kailangan ko na magbukas ng bago. So guys, diyan na, samahan niyo po ako para makita niyo kung ano yung kanilang cat litter. So eto na guys, laki ng aking pasa sa tuhod. Ayan, gawa to kay nung isang araw kasi hinabol ko yung sa kong alaga kasi akit sa bubong. Naumpog ako sa gilid ng bubong kaya ang laki ng pasa. So, ito na guys. Kumustan ko na ang mabigat. Tatlo kasi ang laman nito. Kaya medyo may kabigatan talaga siya. Bale, yung nakaraan ko kasi ng ano, in order sa Shopee is dalawang pack lang ng 10 liters. Kaya more than naman ko rin sinagamit. Or more than naman rin sinagamit ng ano mga ano. Yan ang may tumutulong ng kahit. Ay, magupit yun. Sige, magupit ang ipin mo. Sige pa. Yan na naman. Basta nararaki ka talaga sila nag-open. Nag-open ka ng box or plastic or anything dyan. Nakikialam na sila. So, bali yung dalawang packs ko dati. The last time I order ko. Nag-aaral naman siya ng more than naman. Ngayon ito pa lang yung order. Hindi, nakabili na pala ako ng 5 liters sa store sa diet kasi kinulang na sila. Yung akala ko may isang pack pa, wala na pala. So, nakabili ako ng ano, although mahal, napatubo na ako, bumili na ako kasi wala na silang bagay nito. So, eto. Napaka-importante kasi nito sa kanila kasi kapag walang litter sand, hindi sila makakadumi sa kanilang ano, sa kanilang dumi kasi hindi sila nasanay na dumudumi lang sa tabi-tabi o sa lupa. Talagang lumaki sila dito since nasa store kami, hindi pwede na magkakalat sila. And thank God na hindi talaga sila nakakalat kahit ili or kunti lang. Minsan, ang inakakalat lang nila yung kapag nagsuka sila. Yun lang yung kapag nasuka sila sa somewhere, sa sahig or ano. Yun lang yung pinakakalat nila. Pero yung dumi or ili, hindi ko. Kasi nasanay na sila from the start. Nung kinuha ko sila, ang una kong ginawa, mostly kasi sa akin, no? Ayaw naman ang pusa kasi ang pinakamulang reason nila based sa mga nakakausap ko kasi kaya nila tinatapon kasi mabaho daw. Kasi mabaho yung pusan sa dumudumi o umiinig na yung mabaho. So yung ibang mga nakausap ko na kapag may ganun ako nakakausap, tinuturuan ko sila na kapag may bagong adapt sila, kapuha ng mga kittens, maglagay sila ng box. Tapos lagyan, box lang, any box. Ako ginagawa ko dati, nung maliliit ka lang to, sila, ang ginawa ko is pizza box. Yung takip, or kahit yung pinaglagyan ko ng pizza. And then, nilagyan ko lang sila ng lupa, or buhangin. And then, inilagay ko sila doon once. Pinakita ko sa kanila. So, alam na nila na doon na talaga sila dudumi or iibig. Hindi talaga sila nagkalat kahit nung sobrang-sobrang dito pa nila. Kasi alam na nila na
ang pusa kasi, kahit mga pustin yan, walang mga naipo itong mga alaga, mga pustin na talaga sila. I adopted them from my friend. Kasi, nakakaawa. Although, I have nothing against sa mga breed. Kasi ang breed nila, eh, ano rin yun eh. Mga pusa rin yun. Saka, sobrang mahal talaga nila. I open na lang sa ano, sa mga pustin. Kasi bukod sa wala akong pambili, na gano'n pamahal. Kawawa kasi sila, yung mga ganito, na kapag inalagaan mo naman sila ng tama, napaka-ano nila, napaka... Parang sick na rin sila na may, ano, na may lahi. Kasi mostly naman nakakakita sa kanila, itong mga to, akala nila may ano, may breed, akala nila may lahi kasi malalaki daw, tapos ganyan nga, disciplined, hindi sila basta-basta nakikialam ng ano, ng mga pagkain or kung ano man dyan, makikita nila. Kasi alam nila na yung food lang nila is ganun, yung kung ano yung nakasanayan nila. So, my advice, kung may marami kayong pusa at nagkakalat, ganun lang po yung gawin nyo. Kung can't afford tayo kasi medyo mahal pong cat litter. Papa? Kasi medyo mahal pong cat litter. May nakita ako na parang yung matawag, yung kusot ng ano ba yun, ng kahoy, yung sa mga ano. Mas mura daw siya isang sapo is magkano lang. And then, nagagamit din nila sa ano, sa mga pusa. So, pwede rin. Or, dati, nung hindi pa ako natututo sa, or hindi pa ako bumili ng litter sand or cat litter, ang ginagamit ko po is buhang. Since malaki na sila, nakita ko po. Ito na yung binili ko. So, nasanay na rin sila na ito yung ginagamit. And, scented kasi ito, hindi mo talaga maamoy yung ano, yung coupon. Yun nga lang, medyo mahal. Pero, kung hindi na tayong bumili ng ganito, pwede na. Ang hirap ito. So, itong in-order namin is tatlong bags and then tatlong 10 liters and then ano tawag dito? Iba't ibang scents yung pinakawa. Kasi gusto siya mag-try. Ang hirap ko. Gusto. Baka niya pang mama. Bigat. Sobrang bigat mo. Mamaya ipapakita ko po sa inyo yung box na kukuan nila kung ano yung sila. And masailan sila kapag may laman na, ihi o may laman na ano na steps nila. Ayaw na nilang gumamit. So, kailangan once in a while, i-check yung ano. Kailangan i-check yung kanilang box. Para kung merong laman na, dapat ano, limitin, tanggalin agad. So, ganun sila, ano, sabi nga ng iba, social na, pero, ganun talaga dapat. Kaya yung mga ayaw sa cats, karamihan kasi, ano eh, ayaw nga sa pusa dahil gano'n, mababaw daw, makalat. Pero kung i-train natin sila ng tama, ibibigay natin yung kailangan nila. Okay na okay po. Hindi kayo mag-aano. Kasi kami dito may store pa to ha. Ako ulit naging ano ko na ngayon. Naging dream ko na ngayon. Yung parang gusto ko na ngayon magkaroon ng cat cafe. Yung talaga cat cafe siya na may iayo ng hyena, may iayo ng mga nagaya ng mga pusa na pwede nilang makabanding ng tao, ng mga customers, gano'n. Hopefully, kapag nagka-pero. So, eto guys, papakita ko sa inyo yung tatlong cat litter na nabili ko. So, ayan na po. Bakwa. Nakatingin na naman ang aking ano. So, eto yung ano, mga natuha ko. Eto ang scent niya is coffee. Nakagamit na kami nito dati. Nakagamit na sila nito dati. So, okay naman yung amoy niya. Amoy coffee talaga siya. And then, another one. Eto guys, yung kanilang litter box. Ayan.
nabili ko lang to sa ano, sa parang sa kubo to nabili sa gamot ko sa isang store. And then wala talaga siyang takip, ganyan lang siya. So sabi ko tamang-tamang ano, sakto lang yung laki, sakto lang yung lalim niya. So ito na yung binili ko. Hindi na ako bumili nung talagang litter box na medyo mamahalin din yun eh, and then minsan maliit pa. So ayan yung hitsura, ayan yung litter sand, ito yan. And then kailangan talaga malinis. And then there are times na minsan pag nawiwiwi sila, tumatama sa gilid. So ang ginagawa ko niyan, daily routine ko is, ang daily routine ko pag gumising, unang-una pakakabigyan ko sila ng pagkain, and then after na mabigyan ko sila ng food habang kumakain sila, ito na yung next na nililinis ko. And then pag may talamsik na mga ihitong gilid-gilid ng box, winawipe ko siya ng wipes. Kailangan ano, ng wet tissue. Ayan, kasi kailangan malinis. Ito kakapunas ko lang kami. Ayan. Linisin ko lang. Kailangan malinis sila in the morning or anytime na magkaroon ng laman, kailangan linisin na siya. So, ayan. Wala siyang laman. Kasi kakalinis ko lang kami. Before matulog or pagkagising. Kasi pagkagising, lusol sa tabi. Ang cat litter ng aking mga alaga from Feline Fresh. Hindi po ito paid. Hindi po ito paid advertisement, no? Talagang ano, na-try ko lang yung brand nila and then okay naman and medyo mura. So, sila yung, ito na yung binibili ko kapag meron sa Shopee. So, kung kayo may mga pusa and ayaw nyo naman bumili ng ganito, i-try nyo yung ano, yung buhangin or yung kusot na sinasabi nila. Hindi yung kasi sure kung ano yung kusot ng, kusot yata ng kahoy, yung parang tinis-tis. So yung ginagamit pa din daw siyang ganito. And super tipid kasi yun kasi nabibili ng sako-sako and then matagal na magagamit. Lalo na kung marami kayong alaga. Hindi, ang pusa is, hindi po talaga sila makalat. Ang pusa is, normally, talaga malinis sila sa katawan or ayaw nila na nagkakalat or ayaw nila na mabaho. Kasi, kapag nakakaamoy sila ng mabaho, minsan, kapag nabigyan ko sila ng food na medyo may amoy na or medyo panis na, ayaw na nila kumakahig. Kumakahig sila sa sahig or somewhere na nasa naamoy nila. Basta ganahan-ganon na sila, yung kumakahig sila sa sahig, yung sabihin nun, or nag-scratch sa sahig, or anywhere. Sabihin nun, ano, hindi nila gusto yung amoy. So, yun yung palatandaan ko kapag yung food is, minsan, na-stack na siya ng medyo matagal, may amoy na. And then, binigay ko sa kanila. Sabihin nun, nababahuan na sila. Or yung ano nila, yung cat litter nila, is may laman. Ang ginagawa nila, hindi sila, pumapasok o hindi sila sumasakay doon, tinatawag nila ako, nagmimiyaw sila para linisin yung kanilang litter box. So, maraming ko na lang po guys. Thank you sa panonood ng aking video. And see you in my next video. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please do subscribe and like and share na rin po. Thank you so much and God bless.